Ako si Shan Salas. Dati akong janitor. Hi, fantastic morning. My name is Shan Salas, former janitor. And my name is Anabele Salas, former public school teacher. Gusto namin sa inyo i-share kung ano ba yung journey namin dito sa IFERN, and gusto namin kayong ma-inspire na kung nagawa namin maging successful sa IFERN, mas kaya nyo rin itong gawin. Pinanganak ako sa hindi mayamang pamilya. Bata pa lang ako, ang nagpalaki na sa akin, yung kuya ko. Sobrang laki ng utang na loob ko sa kanila kasi pinalaki nila ako, inalagaan nila ako, tinuring nila ako na parang tunay na anak. Pati yung mga kapatid ko, tinuring nila ako na parang tunay na kapatid. Pinag-aral, and dumating yung pag-graduate ko ng high school, sinabi sa akin nung nagpalaki sa akin, nung kuya ko, hindi na raw niya ako kayang pag-aralin ng college. Kasi magre-retire na siya sa trabaho. Siyempre ako nalungkot ako, nasaktan, kasi yung mga kaibigan ko makakapag-aral lang college, tapos ako hindi. So nung nakagraduate ako ng high school, umuwi ako ng Manila, dun sa tunay kong pamilya. And dun ko na-experience yung tumayo sa sarili kong paa. Naalala ko po nung umuwi po siya ng Caloocan sa amin po. Bata pa po siya nun. Nakikita ko na po siya nagko-construction worker, nag-drive na po siya ng pedigap nun. Na sa halaga 5 piso lang ang pamasahe nun. Talagang pumapadyak na siya dati, bata pa siya. And doon na nga ako nakapasok bilang janitor. 7 years ako sa janitorial. Marami na akong agencying napasukan. Iba't ibang establishment na rin yung napasukan ko bilang janitor. Pero sa totoo lang, wala po ako naipon. Wala pong nangyaring magandang pag-asenso. I'm Anabele Cortez, former public school teacher. Public school teacher po ako noon. Baon po ako sa loan dahil hindi ko po nagamit ng tama yung loan ko. No, 5,000 na lang po yung sinasahod ko every month. Kung single ka, hindi nga kasya sa'yo, lalo na po kung may asawa ka. No, so madalas po nagtitipid po ako, nagtitipid kami sa pang-araw-araw na gastusin namin, pamasahe, para may maipangbayad pa po kami sa bills. So ang nangyayari po sa akin, parang nagtatrabaho na lang ako para makabayad ng bills. Mahirap pong maging isang guro. Dahil sa dami ng trabaho, masarap magturo ng mga bata. Pero dumating po sa point na kailangan ko na rin pong iwanan ang pagtuturo. So bilang janitor, sinisipagan ko talaga para magkaroon ako ng magandang break. No? Baka sakali ma-promote ako. And binibigyan ko ng magandang serbisyo yung mga customer namin sa coffee shop. Kasi minsan na-experience ko, nabigyan ako ng tip. No? Nabigyan ako 20, 50, 100. So dun masaya na ako. Kasi malaking bagay na siya pandagdag sa budget ko. Siyempre, as a janitor, in 7 years, wala rin akong naipon. Kasi ang naging routine ko sa buhay dati, no, yung sahod ko ng A15, kailangan kong pagkasyahin para umabot ng A30. At yung sahod ko ng A30, kailangan kong pagkasyahin para umabot ng A15. So pag kinakapos na, madalas, no, nagsasanla na ako ng ATM. And madalas nga, no, meron ako na experience sa isang trabaho ko. Simula nung pumasok ako hanggang ma-end of contract ako, nakasanla yung ATM ko. Dahil talagang kapos sa budget, saktuhan lang, ganun umikot yung buhay ko dati bilang janitor. Marami po kaming mga naging struggle po, no, nung mga panahong wala pa kami sa IFERN. Andyan po yung kulang kami sa budget. Madalas pag kailangan naming lumuwas ng Manila, para dalawa kaming makaluwas. Hindi kami sumasakay talaga sa mismong sakayan ng bus sa San Pedro. Meron po kaming tinatawid na ilog. Medyo risky siya kasi baka may ahas. Meron kami inaakit na medyo matarik. Kasi pag akyat po doon, S-Lex na. Gasolinahan na. Pag doon kami sumakay ng bus, makakatipid kami ng mga almost 20 pesos sa pamasahe. So yung mga ganong bagay po, tinitipid namin para meron pa po kaming pamasahe pa uwi. Paano namin nakilala si IFERN? One day, nagbawalis ako sa coffee shop. And habang nagpupunas ako sa lamesa, meron akong narinig na nag-uusap. Then si Mr. Salas is daan ng daan. Yung tipong pagtitignan ko yung floor, ang linis naman. Bakit map na map? Ang naririnig kong pinag-uusapan nila na pwede raw yumaman, pwede raw maabot ang pangarap. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila that time. Pero na-curious ako, lumapit ako. Kunyari, nagpupunas ako sa estante, nagpupunas ako sa lamesa, pero ang totoo, naikinig ako dun sa nagsasalita
kung paano ba yayaman. Na nung nakita niya, nagpresenta ko with a conviction na napaaganda ng IFERN, lumapit siya sa akin after ko mag-present. Nasabi niya sa akin, "Sir, narinig ko po kasi yayaman daw. Eh, sir, buong buhay ko ho, medyo hirap na ako. Eh, this time, narinig ko merong pwedeng kumpanya na magpayaman at narinig ko rin, hindi nagtatanong, anong background?" Kasi ngayon lang ako nakarinig ng opportunity na pwede palang magbago ang buhay at walang pinipili na profesyon at walang hindi sila nagtatanong kung ano yung tinapos mo. Ang natandaan ko lang that moment, ang sinasabi ng lalaki na yon, sa IFERN, pwede kang yumaman at pwede mong maabot ang mga pangarap mo. Sabi ko, usap kami, after na ship niya, present ko sa kanya yung business. So ang ginawa niya, binigyan niya ako ng number niya, isinulat niya sa papel, at sabi na tawagan ko raw siya pag after ng work ko. Nung binigay niya sa akin yung papel, parang meron akong kakaibang naramdaman. Na parang sinasabi ko sa kalooban ko na, "Lord, ito na yata yung matagal ko nang pinagdadasal sa'yo. Na opportunity para magbago yung buhay ko. 7 taon na po ako sa pagiging janitor, pero wala pong pag-asenso nangyari sa buhay ko. Kaya nung pagkakataon po na yon, nakita ko na ito na siguro yung matagal ko nang pinagdarasal na opportunity. And after ko sa work, no, tinext ko siya, and doon na nga, ipinakita niya na sa akin kung gaano kaganda si IFERN. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin. Tandang-tanda ko pa, sabi niya, "Be, yayaman na tayo." So ako, ha? Paano? Parang natawa ako, na curious ako, pero pinakinggan ko siya. Ang sabi niya lang, humanap daw po kami ng mga taong tutulungang yumaman, tas yayaman din kami. Ayan, nung sinabi niya po sa akin kung magkano yung puhunan, sabi ko, wala tayong pampuhunan. Pero ako sa loob ko, gusto ko talagang subukan. I wanted to give it a try. Ang naisip po naming paraan para makapag-pa-member, makapag-join sa IFERN is isan lang ko yung ATM ko, isan lang niya rin yung ATM niya. So, sinanla po namin yung ATM namin sa isang ka-churchmate namin at yun po yung pinang-member namin sa IFERN para makapag-start po kami ng IFERN business. Doon na nga nagsimula yung journey namin sa IFERN. And good news, after 1 year ko sa IFERN, kumita kami ng 1 million pesos. Doon na talagang nagsimulang magbago ang buhay namin sa IFERN. Andiyan na ang dami ng naniniwala, ang dami ng nagjo-join, hindi lang sa amin, pati na rin dun sa mga tao na naniwala sa amin at sumama sa amin sa IFERN. Ang nagpakilala sa akin kay IFERN ay isang janitor. So nung nakita ko, "Oh, janitor, bakit marami siyang pera?" So kumbaga, nakita ko yung financial freedom sa kanya. So kaya, ayun, inaccept ko na din po si IFERN, ni-work out ko, nag-yes upline. Busy po ako para dyan, sabi ko ngayon. Kasi talagang negative po ako sa networking dati. Although, talagang hindi naman ako mabuntis-buntis noon. So yun, sabi na, pwede daw mabuntis. Nung pinakita na sa akin, sabi niya, "Itong power trio, pwedeng magkaroon kayo ng anak ng asawa mo." So yun, napakaswerte namin, pinakita sa amin ni Upline Shan yung product. So after 4 months, so thanks God, nagkaroon po kami ng IFERN baby. Yun na yung nagsimula ang lahat, na sabi ko, "Ala, yung IFERN pwede palang mabago ang buhay mo." Na siya, nagkaroon siya ng sasakyan, nagkaroon siya ng financial freedom. Bakit hindi mangyayari sa akin? Teacher ako eh, parang ganun. So basically, yung mama ko, pinakilala niya yung Fern D. And saktong nakita ko yung benefits pala, pwede pala sa bata. So I have a 1 son, mag 4 years old na ngayon. Since baby pa yung baby ko, talagang inaabot kami ng ma-hospital siya, tapos bibigyan siya ng antibiotics for as early as 6 months. So yun po, yung Fern D na yun, nakita ko pwede safe for all kids, for all ages. And pinatry ko siya sa baby ko, and thankful ako na ngayon hindi na kami na-hospital, hindi na nagkakasakit, super healthy na. Kaya yun po, yun yung dahilan sa products. And then, nung nakita ko maganda yung products, dun lang nag-open yung mind ko na baka pwede din itong magandang negosyo. So, hinanap ko talaga, naghanap ako ng Upline online, and nakita ko si Upline Shan Salas, na dating janitor. Si Shan, nakilala ko na siya dito sa IFERN. Sikat na janitor, isa sa mga leaders na tinitingala at kinikilala. Sobrang sipag niyan, no? Nung hindi pa lockdown, nakikita ko yan, pumupunta rin ng Isabela, itaga dun ako. Doon siya nag-i-start din ng network. Tapos magugulat ka na lang, nasa Zambales na naman siya. No?
mamaya-maya nasa Baguio. Tapos mamaya-maya nasa Manila na. So si Shan is sobrang napakasipag, no? At ngayon po nakakatuwa po kasi po kapag may mga kailangan po kami, hindi po siya nakakahindi sa amin. Isang tawag lang po namin sa kanya. Minsan hindi pa rin ako makapaniwala na mula sa paglalakad, pagko-commute, pagkikipagsiksikan sa MRT, ngayon nakabili na kami ng sarili naming sasakyan dahil sa IFERN. Nakabili rin po kami ng sarili naming bahay at lupa sa Santa Rosa, Laguna. Years ago, nung janitor pa lang ako, nakatira lang ako sa isang maliit na kwarto. Pero good news ngayon, andito na kami sa isa sa mga prestigious na condominium dito sa Metro Manila. And because of IFERN, na-achieve namin ang mga bagay na yan. And because of IFERN rewards and incentive po, we were able to experience po na makapag-shopping sa mga luxury shops like Louis Vuitton, Valentino, Gucci, through IFERN rewards and incentive. At malaki po yung pasalamat namin kay Sir Tom na we were able to buy our own Rolex luxury watch. And because of IFERN, yung dating janitor na walang wala, as in zero balance, dahil sa IFERN, ngayon nakatira kami rito sa Shangri-La. And good news, yung mga bagay na hindi ko kayang bilhin dati, dahil sa IFERN, nabibili ko na ngayon. So, ang nakakatawa po dito sa IFERN po, and nakaka-amaze, naranasan po namin kumita last April 2019, sa isang buwan, combined income po namin is 1.2 million. Ang maganda rito sa IFERN, mahihit mo yung mga rank advance na pwede mong makuha. Within one year, na kumita kami ng 1 million, nahit ko yung Millionaire's Club. And good news, pati yung asawa ko, nag-Millionaire's Club na rin. And after 2 years, nahit ko naman yung Multimillionaire's Club. And ngayon, is Senior Field Vice President ako ng IFERN, and yung wife ko is a Field Manager of IFERN. So ang maganda rito, couple namin siyang ginagawa, kaya couple din yung income na pumapasok sa amin. Shan, tuloy-tuloy mo lang na ngayon hindi na ikaw yung magbabago buhay kasi nabago na eh. Tuloy mo lang at hikain natin si Sir Tom, our beloved President CEO, that sharing prosperity through entrepreneurship. I'm a first-time networker po, so dating negative in networking. But here, nagkakaroon ako ng magandang resulta because of the company, the president, your uplines, the crosslines. So lahat po nagtutulungan dito. So walang takot talaga. Bilang isang ehemplo no, ng mula sa galing sa wala talaga, pinatunayan mo na dito sa IFERN, hindi tinatanong kung ano yung meron ka. No? Ang importante rito, kung saan mo gustong pumunta. Pinakilala po kami ni Lord sa mga tamang tao, tamang mentor po na makakatulong sa amin para ma-achieve po namin yung mga pangarap namin. Siyempre, unang-unang nagpapasalamat tayo sa Diyos, no? Dahil to God be all the glory. Hindi naman natin kaya gawin lahat ng mga bagay na to kung hindi niya tayo sasamahan, di ba? Maraming salamat sa lahat ng mga taong naniwala at patuloy na naniniwala dito sa amin sa IFERN. Mga kasama namin sa simula na hanggang ngayon kasama namin na inaabot ang aming mga pangarap. Maraming salamat sa buong grupo namin, Emperor Transformers, at sa lahat ng mga sumusuporta. And nagpapasalamat po kami kay Upline Des, napakasipag, napakamapagmahal na Upline. And of course po sa aming direct Upline, Upline Zach Lopez po. From the very beginning po, andyan si Upline. Napaka-supportive niya pong Upline sa amin. Since day one po si Upline nandyan na. Kaya Upline, thank you po sa pagmamahal, sa support mo po sa grupo namin, sa pagtitiwala mo po sa aming mag-asawa. And of course po, kay Sir Tomanitan, the man behind the success po of every IFERN distributor. Sir Tom and Madam Kim, salamat po sa inyo sa pagmamahal, sa tiwala na yung janitor at yung public school teacher kaya pong magbago yung buhay dahil sa IFERN. Because of IFERN, nabago po ang buhay namin. At kasama nyo po kami sa inyong vision na sharing prosperity through entrepreneurship.